Gorge? Wala lang. Kailangan lang tumatawa. Okay. So excited, Tito Gorge. Oh, OMG! Hi, everyone! Hi! What's up? Tita Gorge! Grabe, no? Sobra kong na-enjoy yung lunch natin. Oo, masarap talaga doon sa BGC. Sa BGC? Ano yung BGC ba? Ha? Doon tayo galing, hindi mo alam? Yeah, hindi ko alam. BGC! Bagong gawang karindirya. Oh, it's like parang BGC yung parang social. Yes. Oh, pero super, super nice. Ang sarap na kinain natin, aminin mo yan. Yes, super. Masarap yung mga papayron. Huh? What's papayron? Papaitan lang yun. Ano ka ba? I thought it's like pasosyal, pero super dami natin kinain. So, may tiramisu. Tiramisu? Uh-huh. Parang wala naman tayo in-order na ganun. Ano ka ba? Yung tira-tira ng miso? Oh, okay, yes. I remember na. Nakakaano nga, hindi ako nakaka-order ng salad eh. What? Salad? Why? Favorite wala, mo? Hindi ako nakaka-order. Nakalimutan ko. Ano bang favorite mong dressing doon sa salad mo? Dressing? Yeah. Ganito lang, casual. No, yung parang lalagay. Pero it's okay. Okay. I love your outfit today, Tita. Thank you. The boots. Yes. Tignan mo, ang daming ano yan. Rocker ano? Na rocker, rock and roll. Anong brand yan, Tita? Ha? Anong brand? Louboutin. Louboutin? Really? Oo. Oh. What's Louboutin? What's that? Lubot na maitim. Lubotin. Pero I like it. Huwag ka mag-alala. Ipamamili ka rin kita nito. Really? Thank Pupunta you. Pupunta natin sa Vegas. Oh my God! Ang tagal ko nang hindi nakapunta doon. Sa Vegas? Yeah! Gusto ko ulit pumunta. Sama ko, tita. Oh, sige. Vegas? Yes! Oh. Saan kasi yung Vegas? Wala! Diyan lang yan. Bili tayo ng Vegas. Wala na tayo maisaing. Bigas naman kasi yun. Mabigas ba yun? Vegas yung lugar yun sa ibang bansa. Pero may naghihintay tayong mga applicants. Kausapin na natin. Yes. Today, may mga new applicants na naman tayo. Kaya, nagpatawag ako ulit ng mga makakatulong sa ating pumili ng Maid in the Philippines sa araw na to. Ayan sila o. Alam mo, nanonood na lang ako eh. Parang nakalimot na ako sa magsahe. Ang ganda kasi ni Tita Gorge today. Tita Gorge, nagiging gorge ka na talaga. Oh, is that yours, that outfit? No. Whose is it? I don't know. It's so nice. Yeah, it's actually my blouse. Sa kanya bestie. Kasama natin ngayon ang 40 Number Gods na inaman ang mga applicants nila. Tita Gorge at ni Boss Madam. May mga balikbayan dyan at mga excursionista from Rizal, Muntinlupa, Pampanga, Tondo, Laguna, at Cavite. Wait! There's more! There's more! May taga Las Piñas, Marikina, Bulacan, at ito isang sakay lang para makarating dito, Los Angeles, California! Isang straight flight lang, no? Direct flight. Sila ang pipili sa kung sino ang papasake na Tita Gorge and Boss Madam mamaya. Si Tita Gorge talaga gorge na. Okay, thank you, makapaniwala. Thank you very much, friends. Did you bang kaya? Gandang di ka panipaniwala. Okay, tita. Sit back and relax, mga friends, okay? Let's call on... Let's call in our first contestant from Sibalom Antique. Wow. Oh, malayo yun, tay. Alam mo ba yun? Yeah. 4 years ng kasambahay. Si Gwesel Bacanaria or Tata. Hello po mga Dabber Cards. Ako po si Gwesel Bacanaria. I'm 20 years old. Made in the Philippines ng Antique. 4 years na po kong nagkakasambahay at fresh graduate po ako ng high school at the age of 16 po, namasukan na po ako dito sa Maynila.
Yung pamilya ko po is taga-Antigua po talaga. Bali po yung tito ko po talaga nagdala sa akin dito. Yung lolo ko po kasi nag-work na sa kanila before, kaya kampante na po yung family ko na dito po ako nagkakasambay sa kanila. Ah, si Glessel kasi nag-start sa akin 2015. Siya yung sila yung nagpapalit ng pampers dun sa kapatid kong bedridden. Tsaka sila rin yung nagpapaligo, dalawa sila. Pag natapos doon, ayun, linis-linis lang. Tapos na ba? Tapos papameryendahin na lang yung kapatid ko. Maano po yung amo ko, mabait po siya talaga. Kung may mga mali din po, parang mother ko na nga po siya eh. Talagang ano po siya, hands-on din po. Binibigyan ko rin siya ng part-time job kasi meron kaming kantin sa isang school. Pag wala po kasi yung kapatid niya, ako po yung nagpapalit. Tapos iba din po yung sahod ko sa kantin. Iba din po dito sa bahay. Nanonood kami nung Eat Bulaga nung time na yon. Pinalik nga yung Maid in the Philippines. Habi ko, try mo mag-audition. I think kakanta yata. Maganda boses niyan eh. Kaya ayaw akong papasalangin niya sa video. Okay, nai-insecure ako eh. Kinourage po ako ng amo ko talaga po na sumali. Parang nagkaroon po ako ng motivation kasi dami po nilang sinasabi na kaya mo yun, kaya mo. Tsaka may talent ka naman, sabi nila. Kunwari po, naglalaba ako, kumakanta ako, guhugas po ng pinggan, nagwawalis po sa labas. Mag-lessel, pagbutihin mo, ha? So, good luck sa'yo, ha? Fight! Grabe si Tata. Ang ganda ng voice si Tata. Hi, Tata. Hello po. Welcome, welcome sa Eat Bulaga. Yes, po. Anong salita nyo sa Antique? Forward Bisaya tayo. Po, Bisaya. Bisaya. Anong Ilonggo? Antiqueño? Antiqueño po. Antiqueño? Yes po. Iba yan sa Ilonggo, no? Iba din po. Medyo may malayo? May accent po kasi. Hindi naman po. May accent lang. May accent lang. Sige nga, subukan natin yung Antiqueño nyo na salita. Bumati ka sa mga taga-Antique. Antiqueño, yes. Ha? Yes po. Hello po sa mga taga-Antique dyan. Mga magagalantaw. Mayong unto ka ninyo tanan. Sa mga papa ko po, hello. Ay, Ilonggo din talaga. Four years ka ng kasambahay. Yes po. On four years ba na yan sa isang amo lang? Yes po, isang amo lang. Isang amo lang? Yes, isang amo. Ay, loyal. Ibig sabihin, mabait din ang amo mo para magtagal ka dyan. Yes po. Paano mo nakilala yung employer mo? Yes. Bali po,
Yung may history po kasi yung lolo ko at saka yung tita ko dati po sa kanila na nagtatrabaho. Ah. Pali yung tita ko nirefer po ako doon. So pang ilang henerasyon ka na nasa kanila nagtatrabaho? Pag ilang henerasyon ka na, lolo, lola, tapos? Pangatlo siguro po. Pangatlo ka na? Mm-hmm. Grabe. Sa, andito ba yung mga amo mo? Ayun, pinsan lang po ng amo ko kasama ko ngayon. Nanonood po siya, yung si ate. Ayun yung kumakaway-kaway? Ayun po, yung pinsan ng amo ko. Tsaka yung pamangkin po. Ayun, kumakaway. Oy. Ayun. 4 years at dinig ko na ipagawa mo na raw yung bahay nyo sa Antique. Yes po, yung flooring. Flooring. Then, na anong flooring nyo sing una? Lupa lang eh. Lupa lang? Lupa. Hindi subong niya? Cemento na. Wow. Level up na yung flooring nila. Grabe ka. Yes po. Tapos all around ka na kasambahay. Yes po, all around po. Tapos may inalagaan din po ako na kapatid nila na bedridden. Ano? Bedridden taon? Po. Mga 55 na po. May sakit. Tapos meron yun inaalagaan po. Mo yes rin. Yes po. Ang sipag mo. Ilang taon ka na ba, Ate Tata? 20 na po. 20 ka pala. 20? Kung 4 years ka na dyan, 16 ka? Yes po, 16. Fresh graduate po ako ng high school. Nag-start ako magtrabaho. Ah, so hindi ka na nakapag-aral? Ay, hindi na Inuna po. Mo yung sahig kaysa pag-aaral. Yes po. Oh, sige. Eto ngayon na, may gagawin tayo. Yes, sige po. Para mas makilala ka pa namin, Tata. Okay. Kunyari lang, ako yung amo mo. Yes po. Although mas mukha kang amo, ang ganda mo eh. Thank you po. Mas maganda kang amo kaysa akin. Tapos, nakalimutan kitang, oo nga, ang ganda mo. Thank May po. Lipstick lang yung ang ngipin mo, ganyan mo. Gayahin mo to. A camera, please. Ikaw din, tanggalin mo. Ayan. Tapos lunukin mo. Huwag mong idura kasi bawal yung television ito. Nakalimutan kang paswerduhin ng amo mo. Oh, sige po. Okay. Anong gagawin mo para ma-remind? Niya. Oo, maalala ko na hindi ka pala nagsasweldo. Sige Kunyari, po. Dito lang ako. Okay, siya yung amo mo, ate. Okay. Five. Ito parang ayaw mo maniwala na amo ako. 5, 4, 3, 2, action! Okay. Ma'am. Ah. Baka po may nakalimutan kayo, or... Ito nga hinahanap ko yung lipstick ko eh. Anong petsa na po ngayon? May kalendaryo po ba kayo? Wala, siyempre. Wala namang pakialam sa kalendaryo. Ano petsa na ba? Ano na po ngayon? August 13. Oh! August 13 na po ngayon. 13 pa lang pala yes eh. Anniversary. Tumatawag na po yung mga magulang ko. Bakit? Kailangan ko na po mapadala. Baka po magpadala ng sama ng loob? Hindi po. Sahod. Sahod? Yes po. Baka po nakalimutan nyo. Kasi sobrang busy nyo na yata. Hindi ko nakakalimutan. Atrese pa lang naman. Ba't naman sa sahod ng atrese? Siyempre sa 15. 13 po kasi yung ano, yung date ang natin. Ang asweldohan natin? Yes po. Ah. Sinabi nyo po yun sa akin. Ano lang yun? Kagustuhan ko lang yun para mapasaya ka. Ngayong araw, gusto ko naman malungkot ka sa 15 na. Ma'am, sige naman po. Ang ganda-ganda niyo po naman ngayon ni... Eh, chusera ka. May mga salamin tayo rito. Tsaka, paano kita pa sasweldohin? Oh. Walang laman. Uutang nga sana ako sa'yo. Lumapit kay. Dito na lang kay Boss Madam. May pera ka ba? Ay naku, Madam. Sorry. Wala rin ako ngayon. Nagpasweldo ko sa mga aplikante ko rin. Tsaka siya kasi nagbayad ng lunch namin sa BGC. Yeah, sa BGC. Bagong gawang karindiyerya. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Tata. Eto naman, Dai. Ang ating next applicant from Maragondon, Cavite. 1 year and 4 months ng kasambahay. Si Edeline Garbo or Eds? Hi, Dabber Cats. My name is Edeline Garbo. I'm 19 years old. Ang made in the Philippines ng Cavite. Naniniwala po ako sa kasabihan, kung kaya ng iba, paggawa mo sa kanila. High school pa lang po ako, nagkakasabay na po ako bilang working student sa Manila. Pag time na po ng school, minsan po kasi nalilate po ako. Siyempre po, mahirap po pagsabayin po talaga yung pag-aaral sa pagtatrabaho. Nag-start siya sa amin last year, April. Siya yung naglilinis ng bahay, tapos yung naglalabag. Masipag naman siya, napagkakatiwalaan siya, naiiwan ko yung mga bata sa kanya.
Yung teacher ko po, kamag-anak niya po yung boss ko ngayon, sinabi niya po sa akin na gusto ko daw po magtrabaho dito sa Pampanga. Siguro po yung specialty ko po bilang isang kasambahay is yung pag malungkot po yung boss ko, napapasaya ko siya. Sabi ni tita na salid daw ako doon sa Maid in the Philippines. Tapos hindi ko naman po napansin yung sinasabi sa TV kasi busy po ako sa kinakain ko. Sayaw po ang gagawin kong talent kasi yung kanta po ayaw niya po sa akin. Ngayon lang po yung pagkakataon para may pakita ko yung pagsasayaw. Kaya panoorin niyo po. Hello ma, nandito na ako sa TV. Di na ako lalabas dito. Mahal na mahal ko kayo ma. Alam mo naman ma na pangarap ko to. Kaya supportahan mo na lang ako dyan. Totoo, ako nga hindi ako nagandahan. Ikaw pa. Hi, Edeline. Eds, may tanong ako agad sa'yo. Eds. Pati po may ng tubig. Inundan tubig, mo na tubig. 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 Napagod na hindi. Napagod? Ano ka ba? 19 ka lang? Mabilis ka mapagod. Hoy! Tita Gorge, no! Ay! Ay! Ay, ang galing. Nahiya siya talagang utusan ka. Okay, okay. 1 year and 4 months ka nakasambahay sa kasalukuyang employer mo sa Pampanga. Yes po. Saan sa Pampanga? San Fernando po. Ayan, ang daming San Fernando. Ang dami mo namang employer? hindi yan. Tita Gorge. Akala ko yung mga employer sumama. Paano kayo napunta doon? Taga Cavite ka eh. Saan ka naman sa Cavite? Maragondon po. Maragondon. Paano kayo napunta doon? Yung teacher ko po sa Manila kasi galing po ko... Last year ng Manila, nag-working student po ako. So, yung pinsan niya po, saka yung amo ko ngayon, nirefer niya po ako doon. Ah, working student. So, anong inabot mo bilang estudyante noon? Grade bago 10 ka na po. Grade 10. Grade 10. Yes po. So, may bala ka ba ipagpapatuloy yan? May pagkakataon po. Oh, pagpapatuloy ko po. Magkaroon ka na pagkakataon kasi 19 ka pala. 19. 14 years old siya dahil nagsimula magtrabaho. 14? Oo. Tapos, 1 year and a half ka pa lang dyan. Opo. Bago ka nagpasok dyan sa Pampanga,
Sa San Fernando, anong work mo as a working student? Sa bahay din po, tulong-tulong lang po. Kaninong bahay naman yun? Sa boss ko po dun sa Manila po. Sa Manila naman. Ah. Pero yung ngayon po, sa Pampanga. Opo. Kasama niyo ba yung amo niya ngayon, ate? Wala po. Ubatiin nyo man sila. Oh. Pero siya may gusto, di ba, na ikaw sumali? Ano yung halukim-kim mo dyan? Pinatago niya. O sige, sige, sige. Batiin mo. Ate! Hi! Huwag mong ginaganyan yung ate mo. Baka magulat. Baka may sakit sa puso. Ay, pwede niyo pong patiin yung mama ko. Birthday niya po ngayon. Saan siya? Nasa bahay niya po. Ikaw ang may mama, di ikaw ang bumati. Pero gusto ko po kayo para okay. Mas ano matuwa siya. Baka pag di, ako hindi siya matuwa eh. Angeline po. Angeline! Ka-Angeline. Angeline. Angeline talaga. Angeline! Happy birthday! Ang anak mo, oh, ang ganda. Kasi ang ganda po ba siya? Hindi, mas maganda ako nun. Kaya hindi ko pinapuntay, baka siya yung mapili eh. Angeline! Hindi ka pala maganda. Sabi na lang po. Pero since birthday mo, Happy birthday to you! Birthday, Ate Angeline. Uy, pinapagawa mo rin yung bahay niyo sa Cavite. Marami bakit? Na ako naipon na hollow blocks eh. Konti na lang. Naipon. Sinisimulan mo sa hollow blocks? Oo. Oh. Eh, sahig yung sira eh. Hindi, buo. Buo. Talaga? So ano nang napagawa mo dun? Yung poste palak. Ay, de. Dabo, taka po na. Nagkano na. Sinimento ano? Na. Sinimento na. Sinimento. Ay, yung mga dingding, sementado na rin. Oo. Yung bubong, sinimento din. Hindi naman. Hindi naman. Maganda rin na sementado yung bubong. Para, kumbaga, delikado yun. Pag nag-ano, nag-earthquake, mamamatay kami. Siyempre, titibayan nyo yung gawa. Ano yun? Parang pang-abang para sa second floor. Wala ka bang balak mag-second floor? Ilan ba kayo magkapatid? Lima. O kasya kayo sa ground floor lang? Andun na yung sala? Andun pa ano? Okay, okay, okay. Eto ngayon, may gagawin kayo ni... Yes. Boss Madam, ha? Okay, makinig ka mabuti, ate, para mas makilala ka namin. Ito ang gagawin mo. Nasunog mo yung damit ng amo mo. Ano ang gagawin mo? Eh, favorite pa naman niya yun. Okay. Ikaw ang amo, ako ha? Ako yung amo. Ikaw ang amo. Okay, okay. Ito yung damit. Ako, akin na. Ako. So, daladalam. Ay, ikaw, Dai. Ikaw naka-discover na yung isusuot mong damit, sira, ha? Okay, okay. Lights, camera, action! Yaya! Ma'am? Oh my gosh! Anong ginawa mo dito? Nilaban ko po. Nilaban mo pero nasunog? Sinong gagawa nito? Ikaw lang naman nandito ah! Ma'am, yung plancha lang po. Hindi yung ko na makasalanan yung nagsunog yun nito? Eh. Oo, oh, siya yung umiinit eh. My gosh! Look! Look! This is my favorite t-shirt! Sinunog mo! Di ba ito yung pinaka-iniingatan ko? Eh di yung ibang, di nyo nalang favorite yung susunogin ko. Sabi ko, favorite ko to! Bakit ba may plano ka pang sunugin yung iba? Ma'am, sorry. Pasensya na po sa susunod. Di ko na po uulitin. Seryoso ba yan? Mukha ba ako nagbibiro, ma'am? Seryoso ba? Binibiro mo ba ako? Nakikipag-usap ako sa'yo ng seryoso. Sorry, ma'am. Sorry po. Susumbong kita sa tita ko. Tita! Ah! Tita, sinunog niya yung t-shirt ko. Favorite ko yan. Ma'am, di na nga kita kinaya. Nagsumbong ka pa? Look! Di! Oh! Sa gitna pa talaga! Ito ba yun? No! Titingnan ko lang kung sunog talaga. Ayan, tita! Maganda naman! Tita! Parang naging tatlo yung manggas. Tita! Favorite ko yan. Hindi ko na yun masusuot. Ikaw ang nagsunog. Yung plancha po. Hindi ka dalawang plancha kung walang magpapalakad doon. Hindi, dalawa po kami. Nina, yung plancha po. Alam nga na mababawasan ko yung sweldo ng plancha. Hindi mas may sweldo yun? Sa susunod po, hindi ko na po ulitin. Anong gagawin natin dyan ngayon? Ay, pang-araw ko na lang po ulitin. Alam ko nang gagawin. Ano, tita? May sunog dyan. Kabila, tita. Yan. Kabila ba? Ito, oh. Tita. Lagyan mo pa ng isa pa rito para terna. Tita! Thank you, Eds! Okay. Huling tanong, Eds. Ano sa palagay mong Eds mo dun sa isa pa contest? Halika rito. Halika rito. Thank you very much, Edeline.
Tata at si Eds. Ano na, pinibilib na naman tayo ng applicants natin today, Tita Gorge, no? Grabe, at for sure? For sure, nakapag-decide na yung mga friends natin kung sino iboboto nila. Ilagay ang number one, kung si Glessel ang napili ninyo. Or number two, kung mas napabilib kayo kay Edilyn. Ayan na, nagsusulat na sila ng kanilang bet sa Made in the Philippines. Kung tapos na po, pwede na nating ilagay sa ating draft box. Yeah. Ay, magkakaalaman na. Pero mamaya pa natin i-announce. Mamaya, syempre, malalaman na natin kung sino ang pasado sa araw na to. Good luck, good luck. Pero bago yan, makirush muna tayo sa akyatan sa Rush for Win Philippines. Barangay Pasok!